Besh, welcome back po sa akin channel. Kamusta po kayo? Alam ko yung iba sa inyo nagtataka kasi 3 weeks na po akong walang upload. Post ko po ito sa akin social media sites yung reason ko kung bakit hindi ako nakakapag-upload. Yung first kasi ay nagkasakit ako. Hindi ka ako dahil na-expose ako sa alikabok. Actually, hindi lang naman ako. Halos lahat kami nagkaroon ng ubo, sipon. Yung iba nilagnat kasi nga grabe yung alikabok dito. Nag-renovate din po kasi dito sa bahay, kaya yun, araw-araw kami na-expose sa alikabok. Yung second week naman po, yung lugar kung saan ako nag-vlog, inayos na rin. Kasi nga, dapat po dito minor renovation lang, naging major kasi sobrang laki nung kinain ng anay, halos lahat ng kahoy niya po. Kaya ito po, itutour ko kayo kasi may nag-request din po ng house tour. Actually, ito ay bahay po ng aking father-in-law. At i-update ko na rin po kayo dun sa mga halaman ko kung ano na po yung kalagayan nila, no? Habang nag-renovate po dito dahil sobrang akong alikabok at amoy din ng welding. Siyempre nga, halos bakal na po yung pinalit dito. Mag-start tayo dito sa dirty kitchen na sobrang dirty po ngayon. So, dito kami madalas nagluluto, naghuhugas ng pinggan. At dyan ko rin po ngayon nilagay yung mga succulents ko kasi nga dun sa area nila ay binabakbak. Laging maraming nahuhulog din ng mga bato at yung mga kahoy. At yan, pakita ko sa inyo yung kalagayan ng mga succulents ko. Actually, yung ibang mga succulents ko namatay na po. Ang dami pong namatay dahil hindi nila nakayanan yung alikabok. Yun lang po ang sad story ko dyan sa mga succulents ko. Actually, yung ibang succulents ko dito, 1 year na, namatay lang po dahil dito sa nangyayari nga po, renovation. Hindi nila nakayanan yung alikabok. Katulad nito, mukhang pag-goodbye na yung aking Black Prince. Itong Black Prince ko, 1 year na rin yan. Ayan o, tingnan nyo. Unti-unti na rin nalalagas. Yung mga cactus ko, yun po yung buhay na buhay ngayon. Ayan. 1 year na ito mahigit. Asan pa? Ito, 1 year na rin po yan. May maraming lamok. Open po kasi itong dirty kitchen eh. Alin po yung mga 1 year? So, sorry Miss ano ha, Miss Bethany ha. Gustong-gusto ko po talaga alagaan. Kaya lang, hindi na po kinaya. Unti-unti na po nag-goodbye si Harry Watson, si Dugo, yung friend Ives ko. Ayan. Ito, matibay to. Ito yung nabili ko, I think, mga 5 months ago. Si Fragtos, okay pa. At itong kabibili ko ng 1 month ago, hindi po tingnan yun, nasa seedling bag pa. Hindi ko pa po yan nare-repot. Kasi nga, wala nang time. At ito yung mga nalaglag na dahon dun sa Fred Ives. Itatry ko, baka pwede pang ipropagate. Si, ano ba to? Twin Lola, okay pa rin naman. Cubit Frost, yata to. Yes, ayan. Medyo okay pa naman. Itong si, patawag ito, Shooting Star, unti-unti nang nag-goodbye. Ay, hindi naman pala. Ayan po, yung itong jade, Chinese jade, okay pa rin naman. Ayan, napapansin nyo, halos cactus yung medyo nakasurvive dito sa alikabok na to. Kaya, ewan ko lang kung sa inyo, kasi sobrang grabe po talaga alikabok. Papakita ko sa inyo kung kano kakapal yung na-experience namin araw-araw. At mapapansin nyo yung mga cabinet doon. Ayan, palubog na, inaanay na po yan. At natutuluan din ng ulan. Kaya yan, yung actually may cabinet din dito na orange before, na laglag. Buti na lang wala dito yung mga anak ko nung time na yon. So, itong lababo na to, dati na po yung lababo na yan.
Ayan yung gamit ng dating may-ari nitong bahay. So, nung nabili, hindi na pinaritan. Ginamit na lang din para hindi sayang. So, ayan po. At dito tayo ngayon papasok sa second dining kasi dalawa yung dining area. Yung first dining kasi ginagamit namin pag may okasyon. Pero pag walang okasyon, dito kami sa second dining kung saan ako nag-vlog madalas. At mapapansin nga ito yung background niya. Ayan, yung background niya, diba? So, dito ako nag-vlog dyan. Yung may glass top dyan. At ito yung lababo. Mapapansin nga nandito na yung lababo. Ayan, inalis na. Ito kasi i-open. I-extend dito kasi para, di ba, open nga po itong dirty kitchen. So, sasaraduhan to. Kasi nga nakakapasok din yung mga ligaw na ano, dayong pusa. Nang raransak din kasi. So, ito iaayos po yan, i-extend. Kaya pansin nyo, dapat dito ako magbablog noong second week. Eh, kaya lang biglang, nagulat na lang ako, bigla na lang sabihin, aalisin na rin. Kasi nga, yun nga po, ayun na, papapansin nyo. Ito yung second dining na medyo malapit na maayos kasi sa taas. So, ayan. Ito yung lamesa. At ganito po kapal yung alikabok. Pansin nyo, oh. Kapal, no? Nung first week, ang sipag namin maglilinis-linis dito. Araw-araw kami nagpupunas. Pero nung second week, nakakapagod din kasi araw-araw ganyan kakapal yung alikabok. So, hindi na namin nililinis yung kung ano yung madalas na lang namin hinahawakan. So, may nagtatanong nga pala, ito yung oven na madalas ko ginagamit. Yan, ito yung Frank. Kasi may nagtatanong nga din po kung magkano siya. Hindi ko po namin alam kasi package po ito binili. Itong oven na yan. Pakita ko na malayo. Ayan. Ito po yung kasama niyan, yung stove. Ayan, yung Frank. Ayan po yung package po yan. I think nasa 30 plus yung bili. Pero matagal na po kasi ito. So, sa mga nagtatanong lang po kung saan nabili, try nyo po dun sa mga bilihan na appliances. Meron din po silang brand na ganyan. Maganda naman po kasi Italian made po yung Frank na yan. So, itong area na to, hindi na to aalisin kasi maganda naman. Para hindi na mabakbak. Yun lang, ifi-fix kasi nga na ano yung bato doon sa taas. Yan, malapit na dumating yung mga construction workers. Mga 7:30 dito na sila. Ayan. Ito yung kabuuan. Ngayon, pupunta na tayo doon sa may labas. Doon sa isang halaman ko naman. Ito pala sa may dirty kitchen, merong CR. Usually, ito yung ginagamit ng mga kasambahay. May sarili silang CR. Pero 5 years na po kaming walang kasambahay, walang kasama. So, dito sila nag-CR. Minsan naman yung mga bisita dito na din po nagsi-CR. Then, ito yung isang kwarto dito ginawa ng bodega. Dati po dito nagkakwarto yung mga katulong, yung mga kasama namin sa bahay. Yan. Pero ngayon, okay naman po kasi kami-kami na rin po gumagawa at malalaki na yung mga anak ko. So, yung narinig yung ingay tuwing nagbablog ako, ayan yung mga peacock. Tatlo lang po yan. Ay, dalawa lang po yan dati. Kaya lang nangitlog na nangitlog, kaya dumami. So, sa mga gustong bumili ng peacock, message nyo lang ako. Kung mga interesado. Then, ito rin po yung maiingay. Yan yung mga, tawag dito? Kalapati na, hindi ko alam kung anong klase. Basta meron yung paan nila, may mga balahibo yung mga paan nila eh. Yan, at ito. Yung maingay, nakala ko noon dati, daga. Ayan. So, dito sa part na to, dito nakalagay yung aking mga succulents. Kasi nga, dito sumisikat yung araw. So, pag dating ng 9 o'clock, dito, ayan, nasisikatan na po sila ng araw dito. Kaya lang, nakikita nyo naman, at yun sa taas. Ayan. Kaya inalis ko na po yung mga succulents ko dito. So, puro succulents lang po yung nakalagay dito. Madami po yan. Kaya lang, unti-unti namatay. I think, 6 na yung namatay kong succulents. Kaya, hindi muna ako nagko-collect na mimili ng mga halaman. Kasi, kawawa. Mamamatay lang din. Saka, sayang din ng pera.
So, ito naman yung spot. Yan, kung nakikita nyo dito, dati nakalagay yung mga ibang halaman ko. Saka dun sa may parang fish pond. Oo, yung may salamin na yun. Kaya lang, yung mga halaman ko po dito sa gilid, saka doon na sa mother ko. Kasi nga, hindi, walang paglalagyan, kawawa lang daw. Buti nga nila, dinala ko yung ibang halaman ko dun. Kung hindi, patay na rin po sila. At baka bali-bali na rin lalo yung mga sanga nila. Kung papansin yung dami, di ba? Daming gamit. So, ito yung mga ibang halaman. Nandito yung ibang succulents. Siguro dahil sa sobrang alikabok dun sa part na yun, hindi sila nakasurvive. Pero ito naman, yung I think millions of, ano ba yan? Mother of millions ba? O thousand. Yan, okay naman. Yung mga ibang halaman. Yung feeder leaf ko, yan o, lalo nga lumago pa eh. Yung aking watermelon, birkin, ayan. Ayan, ito yung kakapal na alikabok ko. Diba? Ayan. Ito yung bigay ni Leafaholic Sheila. At ito, nilabas ko para maka-receive sila ng natural light. Kasi dito sa part na plant rock, doon kasi sila nakahang. Medyo madilim kasi nga meron ako nakalagay dyan na mga gamit. Diyan ko muna nilagay pansamantala. So, pakita ko sa inyo yung ibang halaman ko. Yung aking gloriosum, okay pa naman. Ayan. Yung aking black prince, baby Roberti o peperomia. Yung mga aking epicia na 9, naging ano na lang. Sa alikabok din. I think 3 na lang yata itong epicia ko. Ayan, makikita nyo. Tapos yung zizi plant. Ayan, nagkabali-bali na nga eh. Hindi na nila na ano kasi dati dito, yun sa pwesto niya, naglalagay sila ng simento, hindi na iwasan na mabali. Yung mga stem ng zizi plant. Then, ito pa yung isang zizi plant. Ayan. At yung mga tanim ko, lalaki na nga pala. Ito buti nga tumubuto eh. Bulb lang po talaga yan ang tinanim ko. Ayan. Ito yung first dining area. Ginagamit to pag may okasyon like Christmas, New Year. Ayan. Ito yung top nung lamesa. Inalis na yung glass top dyan. So, ito naman yung door papasok dun sa second dining. Kung saan ako nagbablog. Kita ko lang sa inyo. Ayan. Tapos yan, inalis na yung aircon dito. Paikot tayo para makita nyo. Tapos dun sa may, ang tawag dito, na-cover na yon, dun kami natutulog. Yan yung sala. Hindi ko na sa inyo papakita ha, kasi medyo magulo. Ayan, dyan kami natutulog araw-araw. At, ayan, makikita nyo, nandun naman yung hagdan para sa papuntang second floor. So, ito po yung mga inalis na mga poste dati. Ginawa na pong bakal. Dati po kahoy yan. Kaya lang puro anay na. Kaya, hindi na siya safe. Ayan, no? Papakita ko sa inyo yung taas mamaya. Ayan, halos lahat ng poste ganyan na po. Bakal na po. Ito naman yung bar area. Wala na po dyan, nasa loob ng kwarto ng aking father-in-law yung ano dyan, yung pinaka-bar. Tapos pakita ko sa inyo yung banyo dito, yung powder room. Ayan. Na wala, hindi yung talaga masisibi, talagang masisira talaga to. Ayan o. So ito i-re-rent, aayusin ulit to. Ito ay para sa mga bisita. Kaya ganyan lang po, wala siyang shower talaga. Ayan, maliit na lababo. Ayan, inidoro. So, close na natin. Ito naman packet ng second floor. So, akit tayo. Pakita ko sa inyo yung itsura nung aming second floor ngayon. Ayan. Kita nga ito yung dating flooring namin dito sa second floor, puro kahoy. Kaya lang, ayan, napakita ko sa inyo. May natitip pa. Ayan, puro anay na. So, yan lahat to ng mga kahoy na makikita nyo dito, gagawin ng bakal lahat. Actually, ito ay dating 3 bedrooms. Yung isa guest room. Yung isa ay
kwarto ng sister-in-law ko. Tapos dun sa isang kwarto naman, sama-sama kaming pamilya. So wala kami talagang pigi-isang kwarto. Pero ngayon, gagawin po ito 4 bedrooms. Isa sa aming mag-asawa, isa dun sa panganay ko, tapos dun sa mga babae naman. So magiging 4 bedrooms po ito. Ayan. Actually, sinushoot ko to kahapon, kaya lang kalagitnaan pala ng aking vlog. Wala na palang boses. Nasira yung aking mic. So, nireshoot na po ito. So, ayan, may kwarto pa po na malayo. Ito yung mga bakal. Kasi yung mga trusses din, yung iba dito, nakikita yung bagong bakal na gray yan. Dati po kahoy din yan. So, unsafe na po talaga. Kaya pinalitan na po. Yeah. Then dito sa second floor, meron din kami sariling banyo, common CR. Yan. Medyo marumi kasi araw-araw din po na nilinis yan. Sobrang alikabok. Then doon naman sa area na yon, doon nakalagay yung wifi. Parang study area naman yan. Ito yung mini library. Yan, mapapansin dati may bookshelf dyan. Kaya lang inanay, actually yung lahat ng halos ng libro dyan nakalagay, kinain na po ng anay. Nagulat na lang kami, wala na palang laman pagbuklat namin. Wala, puro anay na po yung mga libro. So ito po yung entire second floor na hopefully by September makalipat na po kami dito. Pero hindi naman ibig sabihin nun September pa ako mag-upload. I will try my best po makapag-upload ng video this coming week. So, ito naman door na to, papasok dun sa kwarto ng aking father-in-law. At ito naman yung aming front door na glass. So, pakita ko sa inyo. Dahil nandito yung ibang halaman ko. Ay, mabuksan. So, ayan. So, kita nyo. Yung mga bonggambilyo dati nandito na sa gilid. Kasi nga yun, mga buhangin, tambak. Actually, nahakot na yung ibang debris saka yung mga ibang mga lumang kahoy. Kaya lang, sobrang dami, hindi kumasya dun sa truck. So, ayan, yung mga poison ivy. Poison ivy, matibay yan. Walang problema. So, dito sa part na to, sa garden, dati po rin akong dito ako dati nagpa-vlog, pero hindi ako makapag-vlog na dahil nakita nyo naman yung area niya yung minabayasan dyan. Ayun, no, naghihingalo na nga rin yung mga bongkambilya dahil hindi naaarawan. Tapos dito sa may glass na to, nakikita nyo, hindi ko na pinakita kasi dyan naman po nakalagay yung piano, yung grand piano. Dyan din ako madalas nagpa-vlog kasi nga may natural light, hindi ko na kailangan ng ring light. Ito yung mga halaman na hindi kailangan ng sikat ng araw, dyan ko po vinlog. Ayan. Tapos, ayan yung ZZ plant. At ito po yung mga ibang halaman ko. Ito pong glass ay, yan yung, ano yan, kwarto pa rin ng biyanan ko yan. Mahaba po yan. Yung makikita yung back door doon, ganun kahaba. Kasi may sarili siyang CR at may sarili siyang sala. Ayan po, pakita ko yung mga halaman ko. Matitibay naman to. Yung mga ornamental plants ko. Ayan. Yung mga succulents lang po talaga ang halos namatay. Kasi hindi nila kaya yung sobrang alikabok. Yan po nagtatapos ang ating video, mga besh. Abangan nyo na lang po yung upload ko this coming week. I hope makapag-upload ako ng informative video dahil ang dami na po nag-request. At sana po huwag kayong magsawa sa pagsubaybay sa aking channel. Until next time, bye! And stay safe!